Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong mensahe para sa'yo. Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin niyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Pwedeng energy mo mabasa natin, or person mo, no? Ito lang yung mensahe. Give it a message for collective. Meron ditong two of pentacles. Give it a message for collective. Give it a message for collective, please. Meron ka ditong two of cups upright. Give me the message for collective, please. Meron ditong page of sword upright. Give me the message for collective, please. Give me the message for collective, please. Meron dito nine of cups reverse. Then the hangman. Okay. Give me the message for collective, please. Meron ditong judgment. Meron tao dito, no? Akong nakikita na Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. Ayan, ito rin na-feel ko, no? Hindi halos lahat makaka-resonate. Pwedeng ikaw ito or pwede rin yung person mo. Nakikitaan ko dito, no? Meron ditong balance, then two of cups. Meron ditong tao na gusto ng balance, eh. Gustong makipagkita or pwede rin sabihin na, excuse me, may tao ditong may lakas ng loob, no? Na tutungo sa'yo. Kung makikita mo dito, no, meron ditong ship, may travel. Meron travel na patungo sa'yo, okay? Kung bagay itong tao na ito, meron man itong problema na kinakaharap, pero itong tao na to patungo. Gusto nito yung balance, eh, para sa'yo, okay? Nakikitaan ko dito na siya yung tipo ng tao na gusto niya yung pagtutungo sa'yo. Balance yung sitwasyon, balance yung usap, may magandang usapan, maganda yung magiging resulta. Then, nafe-feel ko dito, itong tao nito, sinusunod nito yung inner voice niya. Or sabihin natin na, meron tong lakas ng loob, or na may nag-uudyok dito, ng tapang, no, patungo sa'yo. Then, nakikitaan ko din dito, gusto nito yung offer. Or sabihin natin, gusto nito mag-offer para sa'yo. Or pwede nang sabihin, ito yung gusto mo mangyari. Offeran ka ng tao mo. Ganun pa man, ano, nakikitaan ko rin dito na mayroon ditong page of sword. Marami kayong pagsubok na kinaharap ng tao na to. Nakikitaan ko dito na maraming pagsubok, no? Pero ganun pa man, kahit maraming pagsubok na kinakaharap, itong tao na ito, meron tong lakas or tapang natanggalin yung mga bagay na hindi makakabuti para sa sitwasyon or yung mga hadlang. Handa nitong tanggalan, ano? Kasi itong tao na ito, kung bakit siya nagiging matibay sa panahon ngayon dahil sa mga pagsubok na kinaharap niya, meron itong tapang at lakas na loob. Then, nafe-feel ko din dito, ano? Ito yung gusto niyang mangyari para sa'yo, no? Maybe 2 months parating tong tao na ito. Kung makikita mo, 2 beses na labas ang 2-2. 2-2. So, ibig sabihin, meron ditong mensahe para sa'yo. Pwede rin sabihin, madalas mo makita ang 2-2-2. 2-2. Okay? Tingnan mo yung mensahe sa Google. Meron ditong mensahe ang angel para sa'yo. Okay? Tingnan mo yung angel message 2-2-2. Okay? Search mo lang siya. Then, ito, no, sa 9 of cups reverse. Then, the hangman. And the hangman reverse, then judgment. Nakikita ko dito na itong tao na ito, no, tipo na kaya nasira yung relasyon or sitwasyon na meron kayo. Merong kakulangan ni. Eh. Pwede rin sabihin na hindi sapat yung kanyang pera or sabihin natin na unstable
Unstable tong tao nito sa panahon ngayon, or pwede rin sabihin nangyari na ito sa kanya, no? Unstable yung sitwasyon na meron kayo. Nafeel ko din dito na itong tao nito, yung tipo na hindi siya malaya sa sitwasyon. Pero ganun pa man, nagkakaroon to ng kaliwanagan. Kumbaga, nauunawaan niya na yung sitwasyon, nagkakaroon to ng idea, or sabihin natin na nagkakaroon to ng ng pangunawa, nagmumuni-muni kung tama ba yung mga hakbang na ginawa niya in the past. Nagkakaroon to ng tamang panghusga, or pwede rin sabihin na kinukol na tong tao na ito, no? Na kumilos, or sabihin natin gumawa na ng action, kailangan niya na ng pagbabago para sa kanyang sarili. Okay, ito yung nafe-feel ko kasi meron ditong judgment. Kinukalling na tong tao na ito, or sinasabi na ina-awakening or ginigising na. Okay, or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo sa panahon ngayon na huhusgahan mo tong tao na ito pag aray nagtungo sa'yo. Okay, kasi nakikitaan ko rito na meron ditong page of sword, meron ditong magkakat sa sitwasyon, pero meron din taong dito na gusto niya yung maayos na communication, may balanse. Then, nafe-feel ko din dito na gusto nito ng pagbabago. Ito lang yung nakikita ko. Gusto ng tao nito ng pagbabago. Pero ganun pa man, kinukalling to, tao nito, or ginigising na to, or pwede rin sabihin na ginigising na kayong dalawa dito, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron kang person na Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, and Pisces, and Gemini, Aquarius, and Libra. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for collective. Give me the message for collective, please. Meron dito na deception. So, ibig sabihin na, meron ditong pandaraya na naganap sa buhay mo. Kaya meron ditong panghuhusga, okay? Ganun pa man, nakikitaan ko rin dito na meron ditong hindi nagiging totoo sa kanyang mga sa kanyang sarili, hindi na nagiging totoo sa kanyang nararamdaman. Pwedeng ikaw or pwede rin yung person mo. Na kung saan sinasabi dito ng anghel niya na magpakatotoo, tanggalin yung pandaraya. Kasi once na may pandarayang ginagawa, ito lang din yung karma na parating sa tao nito. Okay? Dun sa nandaraya dito. Kasi ang gawain kasi ng tao, or yung action ng isang tao, ayon yun sa kabutihan niya, or ayon yun sa kanyang kasamaan. Kapag gumawa siya ng mabuti, yun yung parating sa kanya. At kapag gumawa ng masama, yun din yung parating sa kanya. Meron niyang pagbabayad . Okay? Then, nafe-feel ko dito, sa new love. Meron ditong bagong parating sa'yo, bagong magmamahal, bagong pag-ibig. Na kung saan, meron ditong panunuyo, or sabihin natin na ginaguide ka dito sa tao na to. Kasi itong tao na to may pagkaromantiko. Kumbaga, pusong mangingibig. Yung tipong na taong mangingibig talaga. Ganon yung nararamdaman ko sa tao na to. Okay? Tingnan pa natin. Give me more information. Meron dito ng getting to know each other. So, ibig sabihin na, meron talaga dito na patungo talaga sa'yo na new love. Na kung saan, meron ditong gustong kilalanin ka. Na kung saan, na kailangan yung kailangan mong kilalanin mabuti tong tao nito. Kasi, or pwede rin sabihin na, kikilalanin ka ng tao nito na mabuti, Ito lang yung nafe-feel ko. Kailangan yung, magkakilanlan, mag-usap ng maayos, Or pwede rin sabihin, meron ditong tao na nagkaka-interest sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Or pwede rin sabihin na meron ka ditong bagong mangingibig, pero ikaw ay na meron ditong may nakapot ng mas, hindi niya ipinapahayag yung totoo niyang nararamdaman. Merong pagtatago. Maybe dahil sa naranasan niya in the past, kaya takot na siyang sumugal muli sa panibagong pag-ibig. Pero ganun pa man, nasa iyo pa rin ang decision dyan, okay? Give me more information. Meron dito na past life relationship. So, worth waiting for. Then, release your ex. So, sinasabi dito, tanggalin mo na yung ex mo. Kasi meron ditong deception . So,
Yung ex mo din kasi yung humihila sa'yo para hindi ka makamoving on, or pwede rin sabihin para hindi makapasok yung new beginning, new love para sa'yo. Kaya sinasabi dito, no, tanggalin yung ex. Para malinis na yung energy mo. Okay? Sa lang nafe-feel ko. Then dito, no, sa worth waiting for. Maniwala ka, no, meron ditong divine timing na kung sana, no, siya yung nagtatrabaho na yung, siya yung trumatrabaho sa love life mo. Kaya tinatanggal ka dito sa ex na ito dahil may judgment na nangyayari dito. Dahil meron ditong patungo sa'yo, no, magtiwala ka lang sa process. Then nakikitaan ko dito, past life relationship. Itong taong patungo sa'yo, no, ito yung ano, yung tipo na kilala mo na to, yung tipo na ano ba, unang kita mo pa lamang to, parang kilalang kilala mo na siya, ganon. Kahit hindi mo pa siya nakikilala personally ngayon, pag nakilala mo to at nakausap mo to, pakaramdam mo parang kilala mo na tong tao na to, parang matagal mo na siyang nakasama. Okay, kasi meron ditong past life relationship na kung saan ano, meron ditong reincarnation na binuhay muli kayo sa panahon ngayon para magpatuloy yung inyong pag-ibig, or pwede rin sabihin in the past life meron kayong sinabi sa bawat isa na magkikita at magkikita pa rin kayo sa hinaharap, mga ganun-ganun ba. Pero ganun pa man, ano, nasa iyo pa rin paniniwala kung naniniwala ka sa past life relationship. Pero dahil lumabas itong past life relationship, ano, ito lang yung sinasabi dito na meron ditong tao na pakaramdam mo, kilalang kilala mo na siya kahit hindi mo pa siya nakikilala. Sa panahon ngayon at pag nakausap mo pa lang siya, ramdam mo sa sarili mo parang kilala, parang familiar mo yung ganun scenario. Ganyan. Ito na yung mensahe dito. Tingnan mo natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for collective, please. Okay, meron ditong the sun. So, ibig sabihin ng the sun, tagumpay. Ito lang na feel ko. Meron ditong ano, meron ditong tao patungo sa'yo na totoo. Totoo yung hangarin nito. Mabuti yung hangarin ng tao nito. Makikita mo dito yung pag-express niya sa kanyang sarili kung paano siya nagiging totoo. Okay? May tagumpay dito. Ito lang na feel ko. Give me the message for collective. Meron ditong Jupiter. Grow and expand. So, ibig sabihin, ano, meron ditong paglago, or pwede rin sabihin paglawak, ano. Kumbaga, itong tao na itong patungo sa'yo, magkakaroon ka dito ng growth. Magkakaroon ka dito ng develop. Magkakaroon ka dito ng expansion. Na kung saan may paglago sa inyong relasyon, kasi nararamdaman niya eh, kumbaga may equal and balance sa sitwasyon ninyong dalawa. Okay? Kaya lumabas siguro itong balance. Then, communication, dalawa. Ito yung promising para sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi sinasabi dito na i-release mo na tong ex. Okay? Kasi may new love na naghihintay sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko, no? Na kung sana, no, magkakaroon kayo ng kilanlan sa bawat isa at magigikang familiar dito. Kasi parang kilala mo na siya. Alam mo yung tipo na, ano, yung tipo na pagkakilala mo pa lang sa tao nito, mapapalagay ka. Okay? Meron kayong ano, chemistry, ganon. Merong expansion, may paglago. Kung makikita mo dito, ano, meron ditong Jupiter, may paglago. Akong nakikita dito. Ito lang yung nafe-feel ko. Expansion and paglago. Meron dito, mutable. Meron kang tao na parating na Gemini, Pisces, Virgo, and Sagittarius. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin na ikaw ito. Sinasabi dito, no, na surrender, isurrender mo kay God yung mga nangyari sa'yo or yung mga experience mo or kung ano man yung mga dumarating pa sa buhay mo. Isurrender mo lang, ano. Kasi siya na yung kikilos sa love life mo. Kasi may nakita ko dito na, ano, divine timing, okay? Meron ditong divine timing. Work in your love life, okay? Meron ditong divine timing na mangyayari sa'yo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Sinasabi din dito, no, na i-welcome mo yung pagbabago. Kasi sa pagbabago, dyan yung ano eh, dyan yung
may magandang mangyayari. Kung ano man yung mga masasakit na nangyari sa iyo in the past, meron itong magandang simula na naghihintay sa iyo. Kumbaga, ano, sinasabi dito, ano, iniabot na sa iyo, ako. Makikita mo yung palad, ano. Ito yung para sa iyo, dadaloy, may pagdaloy. Okay, pag nagtitiwala ka sa process kay God, sa plano ni God para sa iyong love life, ano, meron ditong ano eh, meron ditong pagbabago na naghihintay sa iyo. Hindi mo to akalain na magagana pala to sa iyong buhay. Basta magtiwala ka lang sa process niya. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message kasi meron ditong judgment eh. Calling na to para sa iyo or pwede rin sabihin ginigising ka dito, okay? Na kailangan mo nang palayain yung sarili mo, okay? Hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong tao na Gemini, Virgo, Sagittarius, and Pisces. Give me the message for collective, ito tatlo. Meron ka ditong Neptune, dream and transcend. Maybe meron ka ditong napapanaginipan or pwede rin sabihin na meron pahiwating, may sign na parating sa'yo. Ito lang nakikita ko na kung saan ano, meron ditong paglago. Then dito sa Mercury, meron ditong transformation na magaganap sa iyo or sabihin natin, nakatuon ka na ngayon sa transformation or sa mga magandang nangyayari sa buhay mo, no. Nasa iyo kasi dito yung ano, yung choices, nasa iyo yung desisyon, kaya depende para sa iyo, no, kung ano yung tatahakin mo. Pero ganun pa man, nakikita ko dito na marami ka ditong matututunan or sabihin natin na nag-iisip ka na ng pagbabago. Kasi may nakikita ko ditong think and learn. Meron ditong network and communication. So, ibig sabihin, pwedeng makilala mo to sa online, networking. Ayun, ito lang na-feel ko meron ditong ano, about network na kung saan. Pwedeng sa dating site or sabihin natin na pinakilala sa'yo online or pwedeng may makausap ka online na kung saan ano, ito yung ipagkakalob sa'yo or isosurrender mo kay God itong tao na to kung ito talaga ay para sa'yo. Ito lang nafe-feel ko, meron dito ng transformation. May Mercury. Ayan. Then dito ano, sa house 9, 9 of house, nakikita ko dito na nagkakaroon ka dito ng spiritual growth or sabihin natin na mas nauunawaan mo yung sitwasyon mo, mas nagkakaroon ka dito ng kaalaman by spiritual ano. Or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na spiritual. Mahilig kang manampalataya, manalangin sa Diyos, nagtitiwala ka kay God, or pwede rin sabihin ipinagpapasa Diyos mo na lahat ng mga nangyayari at nagaganap sa iyong buhay. Ganon, ganon lang yung vibes, ano. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung, ano, yung mensahe para sa'yo. Ito na lang. Give me the message for collective. Give me the message. Meron ka ditong blue moon. Sinasabi dito ano, na you are ready. Handa ka nang magsimula ng panibagong pag-ibig. Handa ka nang sumugal muli. Handa ka nang makipagsapalaran ano. Then sinasabi dito, make your masterpiece. Kumbaga ano, handa ka nang gumawa or kumilos. Meron ka ditong gustong likahin or meron kang gustong mangyari sa buhay mo or meron kang ninanais, meron kang binivision or may minamanifest ka dito. Nafe-feel ko dito na nagme-meditate ka or ikaw yung tipo ng tao na meron kang ginagawang mga ritual or manifestation or pwede rin sabihin na meron kang hinihiling. Ayun, yun lang nafe-feel ko sa blue moon. Give me the message, ready ka na sa pagbabago. Gusto nitong lumabas, meron ditong full moon, harvest the fruit of your hard work. So, ibig sabihin na, no, meron ka ditong inaasikaso, meron kang umaani ka na ng tagumpay sa panahon ngayon. Kung ikaw man ay may business, meron kang ginagawa, meron ditong tagumpay, ako nakikita na nag-aani ka na ng tagumpay, okay? Then, give me the message, ano? Meron din ako nakikita dito na protection. Maybe nagsusot ka ng mga evil eye protection. Yung mga ganun ba? Yung mata. Or evil eye protection. Ito lang nakikita ko. Then Diana, no, be one the nature. Ikaw yung tipo ng tao na mahilig ka sa mga halaman or pwede rin sabihin na nag-a-adventure ka, mahilig ka sa mountain climbing or nature or gusto mo pumunta sa mga nature, mga kabundukan or
sa mga ano, no? Kasi ramdam mo dito, nagkakaroon ka dito ng relax, or pwede rin sabihin na kung ikaw man ay may problema, ikaw yung tipo ng tao na pumupunta ka sa nature, or mga ikaw yung nag-aalaga ng mga halahalaman, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, hindi po halos lahat makaka-resonate, ito lang yung nakikita ko. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa halaman, mahilig sa nature, ikaw itong tinutumbo ko dito, okay? Give me the message. Meron ka dito na witchy medicine. So, ibig sabihin yung iba sa inyo dito, nakakonect sa earth. Ikaw yung tipo ng tao na gumagamit ka ng mga herbal or may pagka-healing, may healer, healer spiritual, or sabihin natin na mga albo-albularyo. Meron ditong ganun na gumagamit ng mga medicine or sabihin na protection, medicine, herbal, na kung saan ano, grounded ka, pinoprotektahan mo yung sarili mo sa mga ganun ano. Kasi nakikita ko dito na meron ditong witchy medicine, connect to the earth. Alam mo yung ano, yung ginagawa mo. Meron ditong gumagawa ng spiritual na kung saan na nagmamanifest, or pwede rin sabihin na meron kang ginagawa mga pampaswerte, mga medicine, like mga luya, garlic, or something na mga cloves, or pwede rin sabihin na oregano, rosemary, white sage, mga ganun ba? Mga pang protection. Ito na yung nakikita ko, hindi po halos lahat makaka-resonate. Maybe aware ka sa ganun, mga, or meron kang book na inaaral about medicine, yung mga pampaswerte. Ayan, ayan lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung gabay para sa'yo. Mensahe. Last at medyo mahaba na itong ating video. Give me the message. Ano yung pinaka gabay para sa kanya? Mensahe. Meron ka ditong flower. So, working with flower, open your heart and bring blessing to others through your life purpose. Kumbaga, no, kapag tinatrabaho mo or mahilig ka sa mga bulaklak, ito yung nagbibigay ng ano, parang nabubuksan ng puso mo dahil sa mga bulaklak, ano, or pwede rin sabihin na may attract ka sa mga bulaklak or mahilig ka sa mga orchids, mga rose, lavender, ganyan. Nagbibigay ito ng blessing or meron tong hatak na pampaswerte para sa'yo, okay? Na kung saan ano, nagiging kang maayos. Ayan, ayun lang yung nafe-feel ko, no? Kung mahilig ka sa mga flowers, meron tong blessing na dala para sa'yo. Ayun lamang po, no? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.